Okay, so may idea na ba kayo kung ano yung pag-uusapan natin as you can see dyan po sa mga larawan? Cute po ng mga asong yan, but makikita po natin dyan na yung isa parang galit, no? So, ang pag-uusapan natin ngayon tungkol po sa, yan nga po, sa galit. Marami po kasing definition ng galit at marami po ang naliligaw. Naliligaw sa kanilang, kung ano yung kanilang nagawa, pag nagalit sila, naliligaw by means of, hindi nila alam yung standing nila. Halimbawa, Kristiyano sila, tapos nagalit sila. Dumarating parang nagigilty sila. Uy, masama bang magalit? Nagalit ako kanina. Nasigawan ko yung anak ko, nasigawan ko ang kaibigan ko. Tipong ganon. So, pumapasok doon yung parang guilt. Pero kung tutuusin, you know what? Sa Biblia, ang Biblia po, ito pong gusto kong sabihin sa inyo. Ang Biblia, isa po siyang aklat ng katotohanan at information, okay? Maging sa mga nakaraan, sa kasalukuyan, maging ngayon mga hindi pa nangyayari, sinabi ng Biblia. Pero ang Biblia, isa rin po siyang wise book. Very wise. Tignan mo ang turo niya. Isa po siyang Biblia na kung saan sinasabi yung pwede mong gawin sa buhay mo. Isa po siyang aklat na kung saan sinasabi kung ano yung makabubuti at makasasama sa'yo. So hindi siya basta libro lang na parang comics na babasahin mo, pocket book, tapos na. Ilalapag mo, tapos na. Tapos wala ka nang ganang ulitin kasi you already know the story. Amen? Not until you will read it again after ilang years. Dahil siyempre, kahit papano, nakalimutan mo na yung mga ibang detalye sa binasa mo. But ang Biblia, hindi po. It's a continuous revelation of God's love through Jesus Christ, of course. At makikita po natin dito yung mga practical ways kung paano po mabuhay sa araw-araw. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay, ayan na nga po, sabi ko po, anger, galit. Okay. Meron po bang verse sa Bible na nagsasabi na ang pagkagalit ay masama? Tingnan nga po natin. Meron pong verse sa Bible na pinaka-popular when it comes to anger. Ito po ay matatagpuan po natin sa Ephesians chapter 4, verses 26-27. We only have two verses here, so bear with me. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Yun. Yun ang nakasaad sa Biblia. Ibig sabihin, in your anger, do not sin. So, pwede bang magalit? Of course. Pwede pong magalit. Alam niyo po kung bakit? Kasi, sa Biblia, meron pong tatlong uri ng anger. Nagsisimula lahat sa letter H. Number one, holy anger. Again, number one, holy anger. So, isulat po ninyo, makakatulong po kung meron kayong mga ballpen at mga lapis at mga papel, no? Number one, holy anger o sa Tagalog, banal na pagkagalit. Tanda po ninyo nung si Jesus, nung sabi niya, hihiramin ko yung asno. Pupunta tayo sa temple sa Jerusalem. Then pag-arrive niya sa Jerusalem, pagpasok pa lang niya, nakita niya parang ginawang palengke, di ba? Pinagtatuob niya yung mesa. Tapos yung mga binebentang mga kalapati and all that, pinakawalan niya. Nagalit siya, nagalit ang Panginoon, sabi niya. Bakit ninyo ginawang bahay o pugad ng magnanakaw ang bahay ng aking ama? You made it into a den of thieves, sabi ng Panginoon, or a den of robbers, sabi niya. So it's something na talaga makikita mo rito na holy anger, yung umiral sa Panginoon. O ngayon, masama ba yung magalit? Kung masama ang magalit, bakit nagalit mismo si Lord Jesus? Ang Panginoon mismo nagalit. Amen? Ibig sabihin ng holy anger, meron kang anger o meron kang hindi agree. Kaya ka nagalit kasi hindi ka agree doon sa ginagawa. Alam mong mali, kaya nagalit ka. So number one, holy anger. Amen? Ibig sabihin yan, isang pagkagalit na banal na hindi nag-a-agree sa anumang kasamaan. Number two, healthy anger. Ito po yung mga tinatawag nilang ilabas mo yung sama ng loob mo kasi pag hindi, baka makasama naman sa iyong puso. Di po ba? Baka makasama sa iyong puso. Actually, ang mga doktor,
Kung nagagalit ang isang tao, sinasabi nila, hayaan mo lang siya. Kasi pagkatapos nga po magalit, umuhupa na yan. I know what I'm talking about kasi po, nag-aral po ako ng caregiving dati. So, napag-aralan po namin yan. So, tumataas talaga ang presyo ng tao kapag ka nagagalit. Halimbawa, tingnan mo, payapa siya, nagkakape siya, payapa siya, kalmado. Tapos bigla siyang mabubwisit. Alam po ba niyo ang mangyayari sa blood pressure niya? Biglang tataas yun. Ganun po nangyayari sa tao pa nagagalit. Makikita mo pa sa kanyang mukha kung talagang kin-observer ka. Parang namumula siya. Kasi nagagalit siya. Normal po ba yun? Normal po yun. So, healthy anger. Masama bang healthy anger? I don't think so. Makakabuti po yun sa katawan. Parang just release it. Kumbaga hindi ka dapat nagkikim-kim ng sama ng loob. Ito ang pinakamalupit. Number 3, letter H. No? Hellish anger. Hellish anger. Galit na mula sa impyerno. Ito yung tinatawag na kasamaan o yung puot. Ito po yung wala namang ginagawang masama yung tao sa iyo. Kumukulo na yung dugo mo sa kanya. Bantayan po niyo mga sarili niyo. Kasi sometimes may mga taong nakakainis o nakakaasar. Minsan, ang gagawin ng taong yan, bibiruin ka lang sa umpisa, tapos sa katagalan dahil binibiro ka niya, tapos may nasabi siya sa'yo na hindi mo nagustuhan, tapos kinimkim mo yan sa dibdib mo, at hindi mo ito inirelease bilang isang holy anger. Amen? Ibig sabihin, nung sinabi niya sa'yo yung salitang yon, hindi ka nag-react, ikinimkim mo yan sa sarili mo, naapektuhan ngayon yung health mo, tapos, hindi mo ito inirelease bilang isang holy anger, so ang mangyayari, magiging hellish anger yon. Ito po yung manganak ng rat o ng puot. Ito po yung delikado. Kaya tignan po ninyo ang sabi ng Biblia. Sabi niya dito sa verse 26, in your anger do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. As long as you can fix kung ano man yung hindi pagkakaunawaan dun sa pagitan nyo at nung hindi mo na pagkasunduan, eh, sana pagkasunduan nyo na bago lubugan ng araw. Magkipagkasundo ka na, mag-sorry ka kung ikaw yung nagkamali. At kung siya naman yung nagkamali, huwag mo siyang hintayin mag-sorry. Maganda, iset nyo na yung, ano, yung matter, no? Bago lubugan ng araw. Why? Dahil yan ang bilin ng Biblia. Sapagkat pag pinatagal mo ang galit, nagkimkim ka ng galit, magiging puot yan. At ang puot, hindi po siya maganda. Kasi tignan po ninyo rito sa verse 27. And do not give the devil a foothold. Huwag niyong bibigyan ng pagkakataon ng Diablo na hawakan kayo. Amen? Sapagkat, tignan niyo mangyayari. Pag hinawakan na kayo ng Diablo, umpisa na yan, manganganak na ng manganganak yan. Magtatanim ka na sa manlabas taong yun, hindi mo nakakausapin yun. Ganun na. So again, may tatlong uri ng anger sa Bible. Holy anger, healthy anger, hellish anger. Nandito pong lahat yan, makasulat. So, pwede tayong mag-holy anger at healthy anger. Pero yung hellish anger, ayusin dapat natin yan. I-settle natin yung matter hanggang maaga. Hanggat maaga. Kasi, hindi po maganda, tiyak ko. Hindi magandang kalalabasan yan. Diyan po nagmumula yung mga family feuds. Diba yung mga hindi pagkakaunawaan, I know what I'm talking about, involved po kami dyan. Mamili namin. Dati. So, nagsimula lang po sa package. Alam niyo ba yung package galing ng ibang lugar, bansa? Hindi kami kumibo. Pinabayaan namin, kinukuha sa amin eh. Until such time na may times din pala pag ganun, kailangan mo rin palang sabihin yung mali ng kapwa mo. Lumaki ng lumaki. So, nagkaroon po ng gulo. Pero naayos naman na. Thank you, Jesus. Ganon. Alam po ba ninyo? Itong po sasabihin ko po sa inyo. Matuto po kayo sa experience namin. Kung alam niyo mali, huwag kayong tatahimik eh. Huwag kayong tatahimik. If you have the power to say it right now, do it right now. Huwag mong ipagpapaliban. Sapagkat pag dumating yung time na kailangan mo na magsalita, sometimes baka hindi ka na makapagsalita dahil huli na ang lahat sa'yo. Masyado nang maraming nasaktan, masyado nang maraming nangyaring hindi maganda, at higit sa lahat, marami ng mga bad words ang pinakawalan sa bibig ng bawat isa.
Umabot pa nga sa pagmumurahan yung nangyari sa amin dati. Pero hindi po kami involved doon yung pinsan namin at saka yung tiyahin namin. As in talaga, nagmumurahan sila sa harapan ng pabasa. Mahal na araw noon eh, Holy Week. Ay, sinasabi ko po sa inyo, hanggat meron kayong pagkakataon na ayusin ang matter on its early stage, do it. Yun ang sabi ng daddy ko, sana inayos na pala noong pang nag-uumpisa yan. Nagsimula yan sa pangasuspe-suspechoso. Tapos, nagsisiraan, nagbubulong-bulungan, nagganyan-ganyan. Pero, alam nung isang tao na siya ang pinagbubulungan. Alam nung isang tao rin na siya rin ang, di ba? May issue, may conflict talaga. Maski hindi yan eh, ano. So, doon pumasok ang Diablo. Doon nagkaroon ng portal yung Diablo. Kaya, yan, nagkagulo. It's been a long, matagal-tagal na rin yun, pero hindi siya maalis sa isip ko, although bata pa ako noon. Well, yeah. Daddy ko lang naman na magitan doon, pero hindi naman siya ano. But, praise the Lord, okay naman na. Hindi po maganda ang anger kung ito ay hellish anger. Kung holy anger, okay po yan. Kasi galit ka sa masama. Kung healthy anger, mas okay po yan. Kasi ilalabas mo, i-release mo yan para gumaan ang pakiramdam mo. May mga taong magandang ugali yung nagalit ngayon tapos okay na. May kilala pa akong ganyan tao na i-salute. Salute him, no? Isa siyang mabuting tao na kilala namin. Sinasaluduhan ko siya. Nagalit sa amin dati dahil may nagawa kaming mali. Pero tapos na sa akin, wala na yun. Parang wala nangyari, kausap namin. Ganun po, no? So, healthy anger po yon. Kasi may sakit daw siya sa puso. Hindi siya magandang nagkikim-kim. Amen? Pero itong hellish anger, ito po yung talaga naman. And I believe, sa tatlong kategorya, itong hellish anger ang binabanggit ng Ephesians chapter 4, verses 26 to 27. Lalo yung 27. Ito yung pwede maging foothold ng Diablo. Hellish nga, eh, hindi ba? Oh. So, naniniwala po ko, tayo, capable tayo lahat of anger. Of course, kung hindi ka nagagat, baka chugi ka na, dedo ka na, tepok ka na. Diba? Abnormal. So, hindi naman tayo abnormal. Normal naman tayo, the last time I checked, normal naman ako. So, ang totoo po niyan, nagagalit pa rin po tayo. Kasi may mga bagay po sa mundo na nakakabwisit. Mga situations na hindi ka aya-aya. Amen. Tandaan nyo, ang Panginoong Hesukristo nagalit. Pero wag mo naman gagamitin excuse na lagi kang nagagalit, lagi kang may nakakaaway, tapos sasabihin mo, si Lord nga eh, nagalit, wag mo gano'n. As long as you can control yourself, please do it. Mahalaga pa rin ang testimonya natin. Tandaan po natin yan. Ay, Kristiyano nagagalit. Ganon. And I believe yung kay Jesus Christ, kung babasahin niyo po sa mga Gospels, hindi naman siya pinulaan bilang ano, hindi siya, bilang basahin niyo sa Gospel, nagalit siya, di ba? Hindi naman siya sinabihan ng mga pariseo na ikaw naman ang angaral ka tapos nagalit-galit ka ng ganyan. Tingnan mo nga ugali mo, hindi siya ginanon eh. Alam mo, tinanong sa kanya ng mga pariseo, ano ang karapatan mo para gawin ng mga bagay na ito? You know what? Nakikita nila sa kanyang authority. They see something in him that there's authority in him that they cannot explain. Di ba? Anong karapatan mo para gawin ng mga bagay na ito? Then sinabi nga ni Jesus yung very popular na sinabi niya, destroy this temple and in 3 days, I will make it rise again. So, sa ibang sabi, I will build it up again. It takes 46 years to build this temple. Do you think you can rebuild it in just 3 days? Hindi nila naiintindihan yung day, yung sinasabi niyang templo, yung katawan niya. Hindi pa papakuin sa krus yun. Then after 3 days, mabubuhay magmuli. Pinako siya sa krus, namatay siya sa krus, inilibing siya, 3 days and 3 nights siyang nakalibing, then nabuhay siyang magmuli. Yun ang ibig sabihin. No? Pero hindi sinabi sa kanya ng mga pariseo na paano-ano ka pa, pangaral ka ng pangaral, tapos nagagalit. Kaya hindi siya pinulaan. Eh. Alam niyo kung bakit? May nakita sila sa kanya na glory. Ngayon, tayo mga Kristiyano, pa nagagalit tayo, make sure na ganun din ang dating. Na, maski nagagalit tayo, hindi tayo pwedeng pulaan. Kasi alam nila na nagalit tayo dahil may karapatan tayong magalit dahil mali yung ginagawa nila.
Ganun yun. Amen. Amen. Ganun po talaga dapat. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito, kayo po ay buong puso kong inaanyayahan. Mag-subscribe na po kayo. Click the notification bell. And if you can share this video, gawin po ninyo. Gawa ng marami kong magbe-benefit dito. And again, thank you very much po. And Jesus truly loves us all.